Yo, what's up mga katropa at welcome muli sa aking YouTube channel. Today's video, pag-uusapan natin yung latest video ni Coco Martin about sa pagkakatanggal ng kanyang kumpanya on air tsaka nawalan sila ng trabaho. So yun ang pag-uusapan natin, okay mga katropa. Panoorin ninyo to. Intro muna. Yo, what's up mga katropa, at yun nga, nawala ang ABS-CBN on air. Pero they can still do live stream through YouTube, through Facebook, at saka meron pa silang sub-channel. Okay, nakakapagpatuloy pa rin naman sila. Well, for Coco naman, nawala ka ng trabaho, compare mo naman sarili mo sa mga maliliit na tao, yung isang kahig, isang tuka. Sila walang wala na, ikaw meron pa. Iba? Well, mas nakakahiya naman siguro sa kanila kung sila 3 months nang walang trabaho. Ikaw kailan ka lang nawalan ng trabaho, tol? Diba? Mabuti kung bibigyan mo sila ng ano, gagayahin mo yung ginagawa ni Francis Leo Marcos, magbibigay ka ng truck-truck na load ng bigas, diba? Truck ng load ng kalabasa o anuman prutas o mga gulay na mapapakinabangan, diba? Well, yung sa inyo naman is... Ay, nako. Huwag niyong isisi kay Digong ang pagkawala ng inyong ano, istasyon. Ang pagkawala ng inyong istasyon is hindi na nai-renew ang lisensya ng inyong kumpanya. Doon ka magreklamo sa Kongreso. Nagpunta po ako dito. Kasi walang nagawa ang Kongreso. Dahil hindi umubra ang pakiusap namin sa kanila. Meron lang isang taong gustong manira sa pangalan namin. Sino? Sino naghamon kay Kibuloy? Cardo! Cardo! Bakit? Panoorin nyo na nga lang to. Yung mga hindi nagagawa ng iba, kami na po ang gagawa. Kasi nakakahiya naman po sa inyo. Ganun ba kasi mga... Kami po ang mga, isa sa mga pinakamalaking nagbabayad ng buwis sa aming bansa. Sa lahat ng mga basher, ng mga fans ko, kamusta po kayo? Pasensya na po kayo. Galit ako eh. Galit na galit. Sobra po. Oh. Hindi kayo pwedeng labanan o kausapin na mahinahon. Alam ko eh, may karapatan kang magalit dahil karapatan mo yon. Pero... Ganun talaga eh. Ako rin may gusto ko rin magalit eh, kaya lang mali ako eh. Alam mo yun, yung mali ka tapos magagalit ka, parang di yata tama yun ah. Buti pa yung pogo. Diba, pinaglalaban nyo. Itong kumpanyang tumutulong sa lahat ng mga tao ngayon, pinasara nyo yun. Tapos yung mga tao, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa kayo. Na nawalan ng trabaho ang 11,000 na tao. Duterte, the particular attack on ABS-CBN, President Duterte said he would not renew the franchise. That's exactly what's happened. And now you have a small administrative body that's essentially taken away the franchise. So it is a death knell of press freedom. This is such a big public broadcast. It's give us a sense of how many staff, how many people it reaches. Beverly, this is a network that has about 11 million employees. When I was heading the news group, o ngayon, kaming 11,000 na tao, ano mangyayari sa amin ngayon? Well, pag pinadodyo to si Attorney Gadon, ipapaliwanag niya, siyempre, ingat kayo sa pakikinig ninyo, ha? Talasan ninyo, baka mamura kayo. Okay? Ako, ayoko magmura eh. Talagang iniiwasan ko magmura eh. Okinawa, Japan. Okay. Sila na, di ba? Ang dami rin violations eh. Pandemic, 3 months na sahod pa sila. 3 months na sahod. Okay. Oo! Kasi may mga recourse pa nga ho ang ABS-CBN. Ang nangyari lang maganda rito, nasunod ang batas. Ang batas, oo. Oh, yung rule of law. Pero yung para to close it permanently, hindi pa ho yan. Marami silang paraan. Marami silang paraan. Ituloy-tuloy yung employment. Ang maganda rin nangyari, yung mga ibang nagsasabi, kami noon,
konting ano lang mali, sarado kami sa NTC. Oh. Yes. Yung pala kapag ABS-CBN, correct. Wala nang ang prangkisa, okay pa din. Gigil ako. Hindi ba mag-ooperate ako? At saka pwede ba, yung mga nagsasabi na, nagdo-donate naman sila, ganyan, ang babaw naman ang utak nyo, porkit mag-do-donate lang, meron silang donation drive Ibig sabihin, kahit lumabag sa batas, okay lang. Tabay, mga gago pala kayo Kanila ba yun? Nag-fundraiser sila. At saka, pwede ba? Wala naman silang pinamimigay ng sariling bulsa nila nang gagaling. Hinihingirin nila. Pare, malasakit. Mali yan. Malasakit ito. At saka, naiinis ako doon sa mga artista na nagsasalita ng wala namang nalalaman. Pwede ba? Yan. Ano ba nalalaman niyo? Ano ba naabot niyo para magsalita kayo ng ganyan? Hindi nga, kung di pa kayo... Aba, meron. Meron. Sikat sila. Oo. Pwede ba? Sikat din si Attorney Larry, ha? Kung hindi pa kayo mga putatsing na nagpakarap sa mga kami, hindi pa kayo sisikat, tangina niyo. Okay. Sorry. Eto yung mga... Tapos nagrunung-runungan kayo. Ano ba naabot yun, mga putang ina nyo? Eto, Larry. Eto. Meron akong tanong. Yan. Uminom ka muna, Larry. Nananawagan ako sa ating mga kababayan na huwag kayong masyadong maging emosyonal dyan sa pangyayari ng sasara ng ABS-CBN. Doon, hindi naman actually sara kundi binabawi lamang yung frequency. Ganito yung sinasabi niyo 11,000 na empleyado na mawala na trabaho. Hindi totoo yan. Unang-una, hindi totoo na 11,000. Sinasabi nga ng DOLE, di ba, na ang kanilang employees na nakalista lamang, yung talagang regular nila, wala pa nga 7,000. Wala. Pangatlawa, ito, hindi naman sila magsasara para mawalan sila na trabaho kasi meron pa silang maraming mga ginagawa dyan. Marami silang paraan. Pwede silang mag-black time sa ibang TV station para dun sa kanilang programa. Pwede silang mag-digital. Ang binabawi lamang sa kanila ay yung frequency. Ngayon, bakit sobra naman ang simpatsya na inaabot yung tungkol sa trabaho? Kahit hindi naman sila nawala ng trabaho. Ito nga, tanong ko sa inyo. Bakit yung mga kumpanya na nagsipagsara dahil sa mga panggugulo ng KMU? Anong sinabi nyo? Wala kayong sinabi. Naawa ba kayo doon sa mga tao? Putang ina nyo, ha? Oy. Kung makapag-drama kayo, mga lintik kayo. At saka itong mga may mga nare-receive akong mga text pa na mga bobo daw, ganyan. Uy, bago kayo magsalita, ha? Ano ba naabot nyo? Ako, abogado. Kayo, ha? Kung matapos ko, ang pinaka-importante, masabi ko kung ano yung totoo ko nararamdaman sa inyo. So, ano pong masasabi nyo doon, Atty. Gadon, sa nabanggit ni Coco Martin na pagkakawala ng ABS-CBN? Tagumpay! Don't forget to subscribe and click the notification button for our latest videos.